Higit 1,000 pamilya ang nawalan ng tirahan kasunod sa naganap na malaking sunog sa Barangay 21C at Barangay 22C Piyapi Boulevard, Davao City. Ayon kay Senior Fire Officer 4 Ramil Gilyado, Chief of Intelligence and Investigation Section at spokesperson ng City Fire District Protection Davao, tumagal ng halos 4 oras ang sunog na nagsimula pasado alauna at naapula pasado alas 5 na ng hapon noong Sabado, Pebrero 25. Tinuturong ang pagsusunog ng mga bata sa kable ng kuryente para makakuha ng bronse ang dahilan ng apoy. Nagsimula umano ang sunog sa pamamahay ng isang Ricky Galantao na mabilis kumalat sa katabing mga bahay na gawa sa light materials. Sa kuhang drone video footage, makikita ang laki at bilis ng sunog na sinabayan ng malakas na hangin maliban pa sa makikitin na daan, kaya't nahirapan ang mga bumbero sa pag-apula ng apoy. Sinabi ng opisyal na inakyat pa sa Task Force Agila ang sunog, lahat ng mga fire station at medical team ay rumesponde. Natupok ang nasa higit 1,200 bahay at nag-iwan ng higit 9 million pesos na pinsala sa mga ari-arian at kabuhayan, at patuloy pang bene-verify ang naiulat na mga sugatan. Karamihan sa mga biktima ay walang naisalbang mga gamit at nagsisiksikan ngayon sa mga evacuation centers. Ilan naman sa kanila ay pansamantalang nanununuyan sa kanilang mga kaanak, kaibigan at mga kakilala. Isang araw matapos ang trahedya, marami sa mga residente ay bumalik sa kanilang mga bahay sa pagbabaka sakaling may mapakinabangan pang mga yero at ibang scrap metal debris na maaaring ibenta. Agad namang nagbigay ng inisyal na tulong ang pamahalang lokal ng Davao sa pamamagitan ng City Social Welfare and Development Office. Inihahanda na ngayon ang listahan sa mga apektadong residente para sa ayudang ipapamahagi. Ang bahaging ito ay hatid ng Citro Plus Zinc Capsule, Strengthen Your Defense. Ito si Jovel Candado, in the heart of changing lives ng Brigada News Philippines, the Music and News Authority.